sa office.com. Okay, so ito po si office.com. Siguro, pakita ko na sa browser. Wait lang po ah. Share ko na po yung entire screen ko. Medyo mabagal lang po. So, gagamitin ko po dito is yung Microsoft Edge. Kung naka-Windows 10 na po kayo, automatic po ito nakasama sa installation. Okay, so, it's another kind of browser. When you say browser, ito po yung ginagamit natin to access mga web pages or mga websites sa computer natin. Para siyang si Chrome, ibang version nga lang po siya na built-in sa Windows 10 natin. Okay? So, you go to your office.com. Yan po, tatype nyo po, office.com. So, nakikita po ba? Magnify ko siguro, no? Wait lang po, ah. Malag si computer. Okay po. So go to yan, https://, or pwede yung type nyo lang actually is office.com. Pupunta na po siya agad dyan eh. Type nyo lang office.com, tapos press enter. Ayan po. So mapupunta po kayo dun sa ito, sa web page po na to. Okay? So notice nyo lang po yan kung ano malilito sa taas. Ang kailangan nyo pong i-click is yung sign in dito, or yung sign in dun sa taas. So, sa sign in your account. Okay? So, let's click this one. Ayan po. Kita nyo, nagpa-flash po siya. So, we're going to click that. And then, malilipat po tayo sa another page. Okay? Sa page po na to, you are going to type your 365 account. Okay? For the senior high, binigay ko na po yan sa inyo last time. Okay? Tapos, sa junior high, binigay naman po ni Ma'am Celeste. Okay, so you're going to type your 365 account. Similar po siya sa DepEd account po natin. So, alimbawa po, glenjan.wong@deped.com. Ano po, ganun po yung DepEd account or DepEd email ko. Pero kay 365, ang mangyayari po, insert natin content. Yan. So, ganito po siya. Glenjan.wong at talagyan po natin siya ng R3-2. Bakit R3-2? Eh, ibig sabihin po, nasa region 3 tayo, tapos group 2 po na pinagbigyan na account. Okay? Kung sa NCR po yan, nakalagay yung po anong region ni NCR. Hindi ko alam region. Araling panlipunan, paturo po. Okay. At R3-2, tapos dinagdagan po natin ng dot. Ayan po. No? Kita po ninyo. Lalagyan po natin dito ng dot. deped.gov.ph. Okay? So, kung dati, wala, diretso po siya at deped.gov.ph, yun nga po, lagi nyo po i-check kung nakalagay po ito. Isa po kasi ito sa common mistake ng ibang nagtatry na ilagin yung account nila, nakakalimutan po nilang ilagay ito, yung R3-2. Tas, so, akala po nila, hindi po nag-work yung account nila. So, when you're done, you just click next. Okay? Then, you will be prompted to enter your password. Kung nakapag-create na po kayo ng password, nag-activate po kayo dati, lalagay nyo lang po dyan. Okay, kung nag-request po kayo ng reset, hintay-hintay lang po natin. Ang pangako po kasi sa atin is before po mag-September, marireset na po siya. Or bibigay na kay Sir Ling at yung mga new password to reactivate your account. Po? Okay, so, login ko lang po yan sa akin. You need to put your password.
araw si Magnify. Sign in. Okay? Usually, magpo-prompt naman din po ito. Okay? Sabi niya, stay signed in. To do this, reduce the number of times you are asked to sign in. Pero ako po, lagi kong ininano yan. Kasi nagsisave po siya dun sa cookies ng browser natin. So, nalalaman po ng mga hackers ano yung ginagawa niyo. Or yung mga passwords po natin, yung mga account natin. Okay? The safest way is to click no. Pero nasa inyo po kung gusto niyo pong click yung save. Pero I prefer po that, click na lang po yung no. Na kung na-activate nyo na po siya dati, you can reset your password here. Kasi po mangyayari kapag nag-input kayo ng password, magpo-prompt po yung window na you need to reset your password kung mali po yung nilagay nyo. Ang problem lang po, kung binigay po dati sa inyo yung account, tapos hindi nyo po siya inactivate, tapos hindi po kayo nag-set ng mga recovery function like sa SMS or sa email, or mga security question to recover your mga password, hindi nyo po yun magagawa. Ang pwede nyo lang pong gawin is to request kay Sir Lingat po ang DITO po natin sa division office para po ipasa naman po niya sa central office na ma-reset po yung password niya. Okay, so ito kung nakalagin na po kayo, ayan, so makikita nyo po dito yung mga application ninyo. So you have here your Outlook by default, OneDrive. Dito po nasi-save yung mga files na nilalagay natin sa cloud. Outlook, this is used for your emails po. Tapos yan, familiar na po tayo dyan. We have Word, Excel, your PowerPoint, your OneNote, yung sinatabi nilang class notebook, no? Ng mga estudyante natin. So, pwede natin i-omit yung mga notebook na hard copy na pinapabili natin. Kung gusto lang po naman, you can let your student use OneNote. Tapos dito ninyo na po chine-check yung mga lecture nila, mga quizzes nila, it works. Tapos SharePoint, na-discuss po last time sa webinar. Pero ang focus po natin kasi today is, yan po, to log in your account, and to use Teams, and yung pong forms. Ito po yung application, yung forms, ayun Teams. Zoom po ng konti. Okay, so yun, gagamitin po natin yung Teams natin, ayan po siya, saka po yung forms. You're going to use Teams for communication in creating groups. Okay? Para po siyang Google Classroom. Tapos combination po siya with Google Meet. In one na po siya. Okay? Papakita ko po later sa inyo kung gaano po kaganda yung Microsoft Teams. Tapos you are going to use yung Microsoft Forms para rin naman po siya yung di ba last time gumawa po kayo ng quiz using Google Forms? So ganun din po si Microsoft Form. You can create your own quiz and you can also create yung mga survey na pinasend po sa mga group chat na rin kagaya po ng ginagawa ni Ma'am Sir Chen, ni Ma'am Celeste, tsaka yung ako po, di ba, nagpapa daily attendance ako. So, pwede ko rin po siya kasing gawin sa Microsoft Forms. So, pero this time po, ginawa ko po siya sa yung attendance natin sa Google Forms. Pero kung naalala nyo po, nung summer, nagkaano po tayo, daily health check. Ito po yung ginagamit ko noon, yung Google Forms. So, I will show you later how to use that one. Okay? So, punta muna po tayo kay Teams. Okay? So, si Teams po, pwede nyo po siyang gamitin online, diretso na po dito sa browser. Na po, or, pwede rin nyo po siyang install para sa desktop na po siya nakalagay. Pwede rin nyo po siyang install sa cellphone. Okay? Ayaw yata. Wait lang po. Screen nila. Yan. So, pwede nyo rin po siyang install yung application nyo sa cellphone ninyo. Okay? So, ito po yung icon niya. Magkakapareho lang naman po yung itsura ng icon. So, I'll show you later anong itsura niya sa cellphone. Ano po? Okay. So, una muna tayo dun sa desktop version. So, click yung icon pagka-log nyo sa office.com, yung Teams. Excuse po. Yan. Medyo mabagal. Ang problema natin, internet. Kung mabilis ba o hindi. Actually po, mas prefer ko po yung naka-install sa desktop. Mas mabilis po siya. Once na nag-on na po, nag-boot up na,
mas mabilis po yung pag-process niya ng data. Diba? Compared kung nasa browser lang po kayo or sa cellphone. Okay? So, yan po. Sa pagka-click niyo ng application, lilitaw po ito. Okay? So, bibigyan po niya tayo ng option. Okay, ano po yung option na yun? Okay, ito po siya. Download Teams desktop app kung di pa po siya naka-install. Okay? And stay better connected. Mas stable po kasi yung desktop version compared sa browser version. Or, use the app, web app instead. Ginamit niyo po dati ito eh. Use the web app instead. Nag-attend po kayo ng live event na kinandak po ng division office. So, you can use that. Use the web app. So, try muna po natin. Web app. Okay. So, yan po yung itsura ng web app. So, similar lang po siya dun sa version ng desktop. Yun nga lang po, sinabi ko nga, kagaya na sinabi ko kanina, mas mabilis po siyang mag-function kapag ka sa desktop siya. Kasi naka-load na po agad sa computer natin yung mga kailangan niyang program. Hindi po kagaya kay browser, kapag ganiran po natin siya sa, alam, sa Google Chrome ninyo or sa Microsoft Edge, dinadownload pa po kasi niya yung mga iba-iba pang mga codes, mga programs para mag-function po siya sa browser natin. Okay? So ito po yung itsura niya. We have yung activity. Nandiyan po. Yung chat. Okay? Para makapag-chat po tayo sa mga kasama natin. Yung mga teams na kinreate natin. Ang tawag po dito sa mga to is tiles or white tiles. Yung mga box po na nakikita nyo. Mamaya ko na po i-demo pa doon gamitin. Pakita ko lang muna po yung user interface ng web version. Okay? Pero i-demo ko po siya gamit yung desktop browser. Para hindi po tayo masyadong malag. Okay? So, assignment. Kapag nag-assign po tayo ng assignment sa mga estudyante natin, dito nyo po mati-check kung na-accomplish na po nila. So, I will show you also that later. Tapos, calendar. Para siyang Google Calendar, no? Pwede po natin ilagay dyan yung mga day-to-day activities natin, mga schedule natin to be reminded. Dito rin po tayo mag-set ng meeting para ma-remind po yung mga estudyante natin or mga kasama natin pag magkoconduct tayo ng kagaya po ng ginagawa natin ngayon na webinar. Okay? Excuse lang po sa motor. Tamaan. Tapos sa calls po, if you're going to call directly, doon naman po sa mga nakasave na contacts nyo dito sa Teams nyo. So sa akin po kasi nakasave na po yung halos po lahat na ng contact or mga account ng ninyo po na nasa CET, mga kasama ko po sa CET. Kaya nakita niyo po si Sir Al, si Ma'am Lorenzo, si Ma'am Aphrodite, yan po. So, na-type ko na po sila lahat dito. Okay? Tapos for files naman po, dito po niyo makikita lahat ng files na na-upload niyo na, lahat ng files na na-share niyo na per team or per group na na-generate po ninyo, napupunta po sila dito sa list na or sa file button or sa file tab po dito. Okay? Diyan po nyo makikita lahat ng files na na-upload nyo na. So, lahat ng files po kasi na sinishare natin, dumidiretso po kasi yan dun sa OneDrive or yung cloud storage na pinigay sa atin ni Microsoft 365, which is, sabi ko nga po kanina, is 1 terabyte. Na po? Okay. So, punta na lang po tayo. Ay, pakita ko muna po pala yung kay, ano, sa cellphone. Nawala si air server ko. Lang po ah. Yan. Pakita ko na muna po yung sa cellphone version, okay? Na application ni Teams. So ito po si Teams. Okay? So pareho lang sila ng icon. Pag tinap niyo po 'yan, ayan po. Pag tinap niyo po yan, itabi ka muna. Ano ba itabi ito? Ayan, lagay natin siya doon. Okay? So, pag tinap, in-open niyo po yung application, ganyan po yung makakita niyo. So, di ba sa computer version, sa laptop version, mapa web app or desktop version, nasa left side po yung mga tabs kung saan po yung mga pwede natin gamit like activity hanggang doon kay files. So sa cellphone version po, nasa ilalim po silang lahat. Ayan po. You have your activity below, your chat button, your Teams,
yung sa assignment, kapag nag-assign tayo ng assignment, saka yung more. Okay? Kapag kinlik po natin yung activity, dyan po natin makikita yung mga recent activities na ginawa natin using Teams. Para po sa Facebook, di po ba, pagka mayroon tayong notification doon, so nakikita po natin yung mga activities na nangyayari within sa Facebook po natin. Kung may nag-like doon sa pinost natin, may nag-comment doon sa pinost natin, or may nangyari, may nag-post po doon sa mga Facebook, no? Letter P. Facebook page natin, yan, mga group. So, nanonotify tayo. So, sa panguwaga, si activity is a reminder kung ano yung nangyayari within doon sa mga teams na member po tayo or doon sa mga tasks na ginawa natin or binigyan natin sa mga estudyante natin. Kagaya dyan, nag-assign po ako ng assignment kanina, nag-try ako. So, nandyan po siya na to remind me na may ginawa ako kanina. Nag-assign ako ng assignment sa isang klase ko po. Okay? When you click naman po yung chat, dyan po natin makikita yung mga, kung sino po yung mga naka-chat natin, kung mapag-group chat man po yan, or mga personal chat. Kagaya po dito, yun sa day 3 ng online. Ay, wait lang, ba't kiniklik yan? Dito pala sa cellphone. So, ayan, yung mga chat namin. Okay? Kung may naka-chat po kayo personally, ayan, no? Pwede rin po siya. So, individual or group chat. Okay. So, Teams naman po, nasa gitna po sa ilalim. Ito po. Pag-click po niyo yan, ang makikita niyo po dyan yung mga teams na kasali kayo or yung mga teams na kayo po yung nag-create, yung ginawa po niyong teams. No po? Okay? So, yan. Okay. Per team po dyan, makita niyo, limbawa, member kayo ng sa 0365 TCSD Batch 1. Tapos, within that, mayroong mga channel. Okay? So, makikita nyo po yan doon sa, kapag tinap po nyo yung Teams button sa ilalim ng cellphone niyo. So, makikita nyo po rin yung per channel or per group. Ano po? Ganun po siya. Sa assignment naman po, kagaya po na nabanggit ko kanina, dyan nyo po makikita yung mga Teams or mga klase po ninyo na ginawa nyo ng Teams or mga group na ginawa nyo ng Teams. Kung binigyan nyo po sila ng assignment, mamomonitor po nyo kasi dyan kung in-open ba nila yung assignment, na-view na nila, or na-accomplish na po nila. Yun po yung para kay assignment. Doon naman po sa more button, nasa lower right po siya. Ito po. Pag-click po nyo yan, doon nyo po makikita yung mga application na pwede nyo pang gamitin or i-add sa Microsoft Teams nyo. So, dito po sa akin, nandiyan po si calendar, yung calls, yung mga files, okay? Yung camera, organization, and so on. So, meron din po akong poly dyan kasi in-add ko na siya. So, dito po nakikita yung mga application na ina-add po natin sa Teams natin. Okay? So, close ko na po ito sa cellphone natin. Okay? So, iOS po yung gamit ko. iPhone po. So, pareho lang naman po siya dun sa Android version. Okay? So, let's go to our desktop application. So, here we have, again, activity. So, I already told you about this one. Okay? And then, again, we have our chat. Yung chat tab po natin. Ayan, kagaya dito, si Sir Arthur naka-chat ko last time. Okay? Or si Sir Kim Presco. Ayan po. Or si Ma'am Cass. So, dito nyo po makakita yung mga messages. Para po sa parang Facebook Messenger. Okay? Pwede rin po kayo mag-share dito sa chat ng mga files. Okay? Ano ba yan? Zoom natin. Ayan. Okay? So, here, you can format yung mga tinatype po ninyo, halimbawa, bago po kayo mag-send ng message, ayan, so para siyang merong MS Word editor ng mga text. So, halimbawa, mag-chat tayo. Hello. Baka mag-ali si Ma'am Cass. Ano tayo ng ibang ka-chat? Si Ma'am Dang, ayan. Nag-message si Ma'am Dang. So, ayan po. You can type your message here below. So, hello, Ma'am Dang. Tap natin si Ma'am Dang. Tapos, click nyo po yung letter A dun sa ilalim. Pag click po niyan, pwede nyo pong i-format yung message ninyo. So, how are you? Okay? So, pwede po nyo, alimbawa, yung name niya, gusto nyo, naka-bold po yan. Okay? Hindi na-bold yung G. So, highlight nyo lang po siya, parang MS Word. Okay? Tapos, you can also italize it. Ayan, pwede nyo pong underline, okay? Pwede nyo po yung lagyan ng highlight, ayan, no?
font color, ayan, kung large, yung text nyo medium or small. Tapos yung, kung para, yung paragraph formatting po natin, kung heading po siya. So, di ba parang MS Word lang. Tapos, yung alignment. Tapos, pwede po rin kayo mag-bullet. Halimbawa, list po yan. Message natin. Lagyan niyo po yan ng bullets. Ayan po. Or, numbering. Okay? Pwede niyo rin pong bitin natin. Live po tayo niyan. Chat ko po si Ma'am Dam. So, kasama ko po siya magde-demo later. Paano po bigyan ng control yung kausap niyo or kakol niyo doon sa file na pinipresent niyo sa kanya. Okay? Yun po yung question last time ni Ma'am Dam, kung naalala niyo po, na kung kagaya daw po sa Zoom, si Google Meet, kung saan yung participant pwede mong bigyan ng control para galawin niya limbawa yung Excel mo or yung PowerPoint mo. So, i-demo po natin yan. Pwede po yun kay Microsoft Teams. So, limbawa, di ba, nag-IPCRF, nag-rate tayo ng mga master teacher po natin, mga rater po natin. Di ba, online po yun. So, pwede po na, hindi na po kayo magkita ni master teacher sa school or sa bahay niya, online na lang po. Papakontrol, bibigyan niya po kayo ng access ni master teacher sa Excel file na kayo po yung nag-encode through online using Microsoft Teams. Okay? Ayan ito. Ayan. So, emphasis lang po yan. Tapos pwede po kayo mag-add ng link. Diba, link sa isang Facebook page or sa isang YouTube video. So, pwede po kayo maglagay ng link. Okay? So, bold natin yan. Italics, underline. Tapos pwede nyo na po siyang isend. Ito po yung send button nasa ilalim. Okay? Ayan po. Para siyang greater than. Tama ba, Ma'am Neri? Greater than sign. So check. Click nyo yan. Masisend na po siya. Okay? Tapos, pwede po kayo mag-add ng files. So, you have two options to send files. Okay? You can get your file from OneDrive. Okay? And you can also upload from your computer. So, let's try clicking muna, upload from your computer. Pakita ko po sa inyo. Kinlik ko po yan. Bilisan mo computer. Medyo malag. Pasensya na po. Okay, so, for example, you want to send a file kay Ma'am Dang using this platform. I-send ko po sa kanya yung IPCRF ko. So, kaklik ko po siya dito. Then, I'm going to get the file. Yan. Then, you click open. Okay? Tapos, ayan, lilitaw po siya dito sa chat box. Okay, from here, ayan, may nakita po kayo green na bar. Ibig sabihin, nag-upload po yung file niyan. Uploading na po siya. Okay? Ayan, tayo nyo mapuno. Pag nawala na po yon, you can click send. Okay? Ayan, pag naging ganyan na po siya, nakita nyo kanina check, ngayon mata na po siya. Isa na po siyang mata ni Ma'am Che. Joke lang, Ma'am Che. Ayan, so magiging po siyang mata. Tapos ibig sabihin na seen na po siya or seen na siya ni Ma'am lang, nakita na po niya yung file. So you can send files using Microsoft Teams. Okay? Tapos you can also add yan, emoji. Diba? Alam naman po natin si emoji. So, halimbawa, send ka ng natatawa ka or natatai ka. Yan. Click mo yan. Tapos click nyo lang po yung ayan, nag-send din po ng message si Ma'am Jory. Hi, Ma'am John, Jory. Replyan natin siya kung ngayon. No? Yan, para makita nyo po yung ano po siya. Good afternoon, ma'am. Hello po. Yan. So, si Ma'am Jory, activated na po yung account niya. Ayan. So, nag-reply po si Ma'am Dang. So, you can send emoji. You can also send GIF to make the conversation more fun. Okay? Pwede po kayo mag-search dito. Halimbawa, greetings. Ayan po. Tapos mag-load po siya. Yun lang. Dapat po, connected po tayo sa internet na po. Ayan, mag-load po siya ng mga suggestion niya. So, hola, click natin yan. Just click niyo lang po send. Marireceive na po yan ni Ma'am Dang. So, that is GIF.
Okay, this one is sticker naman po. Familiar na rin po tayo sa sticker. Ayan po, di ba si Facebook merong sticker, si Viber meron siyang sticker, di ba? So meron po mga group categories dyan. So halimbawa, you want to send cacti friends, mga cactus na sticker. So click natin itong marito. Total, usong-uso ang cactus ngayon. Pag-click nyo, yan, nag-send din po ng GIF si Ma'am Jory. Saka si Ma'am Che, nag-message. Just click send. Ayan po. So, marireceive po nila yung sticker. Di ba masaya? Mas maganda siya compared kay Google Meet, no? Parang hate ko si Google Meet. Di naman po. Mas prefer ko lang po talaga si Microsoft Teams. Okay? You can send also schedule by clicking the schedule. Halimbawa, meeting tayo, ma'am Dam. Pagka-click niyo po ng calendar button sa ilalim, meeting tayo. Yan. Tapos, kailan? So, kumari, mag-meeting kami mamayang alas 6. Ayan. Hanggang 6:30. Tapos, why about IPCRF? Lagay niyo dun sa description. Tapos click send na lang po. So, marireceive po ni Ma'am Dang yung schedule. Okay? So, here, po na dito, stream. Ngayon, pag meron tayong stream, huwag na po, hindi na po na natin muna kailangan yan. Yan. So, dito, yung more option, yung mga application na pwede nyo po pang gamitin. Okay? So, halimbawa, YouTube, add nyo dyan. So, kayo na po mag-explore ng ibang function, pero ang pinakamay na dapat nyo po matutuhan muna is ito muna po mga basic. Pag-format po ng message ninyo, pag-send ng files by clicking the lakihan natin. Pag-send po ng files by clicking the file button, the emoji, yung sa GIF, tapos yung sa ano, sticker po natin. Tsaka pag-send po ng schedule, kung gusto nyo mag-create ng schedule, to create a meeting with your co-teachers. Ayan. Sabi ni Ma'am Janger, I'm proud of you. Keep doing what you're doing. Thank you, ma'am. So, replyan natin siya ng, ano ba yun? GIF. Ayan natin. Thank you. Try po natin, ha, para makita nyo lang po. Thank you, GIF. So, pagka-type po nyo ng keyword, automatic po magsa-search na po siya. Tapos, pipili na lang kayo ng gusto nyo isend sa kanya. So, halimbawa, ito na lang. And, send. Ayan po. Marireceive po yan ni Ma'am Jory. Ayan po si Ma'am Che. Send din natin ng GIF. Okay? So, ganyan lang po siya. Okay. Kung hindi pa po activated yung account niyo, wag po kayong mag-alala. Si Sir Lingat po is working on it na and just waiting for the activation, reactivation password na ibabalik po ni Central Office sa atin. So this is chat. Now we're going to go, I'm going to show you about yung kay Teams naman po. So this is Teams. So kanina pinakita ko siya, 'di ba? So ito po tawag na dito is tiles or white tiles yung mga nakikita po niyan. So these are the themes na na-create ko na and some of these themes are yung in-add naman ako ng mga kakasama ko nag-train. Like dito po sa Eurotel ICT Seminar, themes po namin yung mga nag-training na ICT sa Pampanga. Tapos itong 365 na themes, yan po yung sa division office na nag-resource speaker po ako doon noong January. Okay, so this other naman is my example ng class na kinrik like media information and literacy na subject ko. And this one is yung theme namin ng senior high school. Okay, so pwede tayo mag-create po ng team natin dito ng CAT. Tayong lahat po magkaroon ng sarili natin team. Tapos doon na po tayo magkoconduct ng mga meeting natin. Doon tayo mag-share ng mga files natin in one platform. Napakaganda po ni team. So how do you create your own team? That's the question. So to create a new team, pupunta po kayo sa upper right. Tama ba, right? Okay, upper right ng screen ninyo. Kung wala pa po yung team na na-create before, itong join or create team, makikita nyo po yan sa ilalim, sa lower left, sa tabi ng help button, sa lower left, yung join, yan po, zoom natin. Ha? Okay, yung join or create a team, makikita po nyo yan sa upper right ng laptop screen ninyo or sa lower left ng screen ninyo to create a team. So, we're going to click this one, yan, yung join or create a team. Pagka-click nyo po nyan, ayan, mapuprompt po tayo sa ganitong window. So here,
meron po mga public groups, nakita niyo po ang dami, hindi po ako member niyan. Pero these are public group that you can join if you want to. Bakit po natin sila nakikita? Yun nga po kasi, ginawa po nilang public. Okay? So, halimbawa yan, si Baras Baras High School, public po yung team nila. You can click join, tapos pagka in-approve nila, makakasama ka dun sa teams nila. No? Pero hindi masyadong maganda yung naka-public kung school group siya kasi. Not unless, siyempre, pang ano siya, pang para sa estudyante natin or sa parents. Pero kung within the faculty lang, and with the non-teaching staff, dapat private po siya. No? Para hindi siya basta-basta nakiklik ng ibang tao. So to create a team, ito po, this button, you're going to click this button. Okay, yan yung purple, create a team, yan po. Or, kung binigyan, nabaw nag-create ng team si Ma'am Chen, or si Ma'am Celeste, or si Ma'am Dang, or si Ma'am Jory, nag-create siya ng team para sa group po ninyo, as nag-generate siya ng code, binigay niyo sa inyo yung code, ita-type niyo po yung code dito, join a team with a code. Ganun po siya, no? You can click this one and just enter the code. Again po, enter the code na binigay po sa inyo to join the team. So, I will show you later on how you can generate your own code. So, first, dito na muna tayo kay create a team. So, you click this button, this one. Okay? Kapag ka-click po nyo ng button na yan, lilitaw po tong window na to. So, in this window, meron tayong four types of team na pwede nating i-create. So, we have yung pang class, para sa mga class po natin, sa mga estudyante po natin, diba, pang one, ba yun? Grade 10 Bonifacio, okay. Pythagoras, grade 8 ba yun? Yan. Newton, grade 9. Yan. So yung class po yung kiklik natin. Okay? Tapos professional learning community naman, this is a team that you can create pagkapagkasa para sa ating mga teacher naman po. Halimbawa, grade 7 group, or grade 7, department ng grade 7. So ito po yung kiklik niyo. Department po ng grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, and grade 12. So professional learning community po siya. Kapag staff naman po, school administration and development. Ito po yung team na i-create na nila Ma'am Beth, ng mga head teacher po natin. Pwede rin naman po siya sa mga master teacher natin. Okay, staff po yung i-create nila. Okay, tapos other. Ano po yung other niyan? Ayun, nakalagay po dyan natin para mabasa po ninyo. Okay? So, other. Clubs, study groups, after school activities. So, kini-create ito po is kapag meron kayong, halimbawa, ano ba yun? Mape club, ganun, or kung ano man pong club meron tayo sa school. Pwede nyo pong i-create ito. Tapos, i-add nyo lang po yung mga estudyante na member ng club na yon. Okay? Publication club, kumwari, merong group, kumwari, or club si Ma'am Giselle. Pwede po niyang mag-create ng club niya using the teams. Is by clicking this button. So for now, gawin na lang muna natin is example ko lang muna yung sa class. Okay? Pagka-click po nyo ng class, dilitaw po itong window na to. So from here, ayan, create your team. Sabi niya, teachers are owners of class team. Tayo po yung owner. Or actually, kahit sino po nag-create ng team, hindi lang teacher, basta anyone who's using Microsoft Teams, are owners of class team, kung sino man ang nag-create, and students participates as members. So kung sino man yung ina-add natin doon, member lang po siya. Not unless po, kasi meron sa settings na pwede nyo pong gawing owner yung ibang tao. Okay? May isang instance last week may nag-chat po kasi sa akin. Nagawa niyang owner, from other school po siya dito rin sa city, nagawa po niyang owner yung isang co-teacher niya. Tapos siya, natanggal yung pagka-owner niya. Ngayon, hindi na niya ma-access yung ginawa niyang team. So, careful din po tayo sa pag-a-assign ng parang role ng mga participants or estudyante or members na ina-add po natin doon sa team na kinikreate natin. Careful lang. Baka maipasa niyo po yung ownership. Pagka naipasa niyo na po yung ownership, hindi niyo po siya kasi mamamodify or mababago. Hindi kayo pwede mag-create ng alimbawa, mga channels, mga ganun, no? Tapos, each class team allow you to create assignment and quizzes. Ayan po, pwede kayo mag-assign, magbigay ng assignment. Pwede nyo pong bigay yung quizzes. Ano yung mga quizzes na yan? Later on, pakikita ko po yan gamit yung Microsoft Forms kung paano mag-create ng quiz. Tapos yun na rin po yung magiging output nyo for this session. Okay? Tapos record students' feedback and give your students a private space for notes in class notebook. So meron tayong parang virtual notebook, mawawala na yung mga hard copy na ano, marumaluging model home.
Wala nang saling notebook. Ma'am Josie. Okay? So, halimbawa, dito sa name, you're going to type yung name ng class. So, halimbawa, pang grade 10 po. Grade 10 teacher kayo. Okay? Out ko lang. So, grade 10 teacher kayo. Tapos, pwede pong lagay ng description dyan. Halimbawa, for grade 10 students only. Kung wari, sabi natin dyan, no? Ayan. Nahihirapan ako mag-type. Students only. Yan. So, double D, no? Wrong spelling na naman ako. So, click next. When you're done. So, when you're done putting the name and the description, actually, description is optional. Nasa inyo lang po kung lalagyan ninyo. Then you click next. Yan. Creating team. Sabi po niya. Creating the team. So, mag-create na po siya. Okay? So, from here, magkakaroon ng new window. Sabi niya, add people to grade 10. Okay? So, let's say for example, sadyante kong mara si Ma'am Jory. Jan Jory. So, pagka-type niyo po ng name niya, basta mayroon po siyang Microsoft account or 365 account, automatic lumilitaw po dyan. Basta same organization po tayo, ha. So, what do I mean by saying same organization? Tayo po sa, na malahat na may R3-2 na account, makikita nyo po sila dito. Okay? Kasi po yung ibang, like sa central office, wala pong R3-2 din sa kanila. Sa kanila, diretso po siya. Halimbawa, 1.delacruz@deped.gov.ph. Ganun po yung 365 account nila. Tayo po nga taga Region 3, meron siyang RT-2. So, yun po yung organization natin. Kumbaga, alam ba, nag-add po tayo ng member from a different organization, yung nga, alam ba, sa central office, at deped.gov.ph, wala silang RT, they will be considered as guests sa group po natin. So, alam ba, add ko nga po si Ma'am Jory as my student, okay, si Ma'am Dang, my student also sa grade 10. Si Sir Jake. Okay. May address. Si Ma'am Opel. Ayan. Nakita niyo po. Automatic lumilitaw yung account. Okay. Tapos, when you're done, you just click add. Ah, wait lang. Halimbawa, di ba wala pang account po yung mga estudyante natin? But don't worry po. We know work out na po yan ng division office together with the central office na may provide po yung para sa student po natin. Magkaroon sila ng sariling student account within our organization. Pero habang wala po, pwede po sila, nyo po silang ma-add using an external account. What do I mean by say external account? Ito po yun, ba yung Gmail na ordinary lang. Okay? Or yung Yahoo na ordinary lang. So you can type yung email address po niya. Halimbawa yan, yung sa akin po ay yung external account po. Then, ala, na-add ko na pala dito. So, hindi siya magpo-prom. Sip tayo ng iba. Wait lang po, ah. Ayon sa account. Yan. Friend.tv. Yan po yung email. Ay, mali. Promote, no? 0304@gmail.com. Yan po. Isa-search po niya yung email. Kung existing po siya, lilitaw po dito sa screen ninyo. Ayan. As you can see, sabi niya, add red.love0304@gmail.com as a guest. So, pwede po tayo mag-add ng mga estudyante natin na wala pang 365 account habang hinihintay po natin kay central office. Pero nangako naman po si central office na bibigyan po yung mga estudyante natin ng sariling account. Actually, this is already happening sa TSU. Yung mga estudyante po ng TSU, meron po silang sariling 365 account. Okay? At which is yung po yung ginagamit nila sa online class po nila ngayon sa TSU. So, just click this one, add as a guest. Okay? So, yan, automatic po. Yun nga, meron siyang nakalagay na guest. Not unlike po dito sa kay Ma'am Jory, kay Ma'am Dang, pwede pa, medyo malikot. Kay Ma'am Dang, wala po siya nakalagay na guest. Okay, just click add. When you're done, ayan. No? Ma-add na po sila dun sa teams na kinrate ko. Okay? So, pagka naging X na po yan,
ibig sabihin na-add na sila. Pero kung umiikot pa po yan, ibig sabihin, na-add pa lang po sila. Okay, ayan na po, prompt po ako sa lower right na in-add ko sila. Tapos click nyo lang po yung close. Ito na po yung teams ni grade 10. Okay, so di lang po ito pang grade 10 ha. So pwede nyo po per level po, per ina-handle nyo pong group or department, pwede nyo pong gawan ng team. So ito po yung profile pic para sa Facebook. Pwede nyo pong palitan yan. Ito po nandito sa upper left. Okay? Pag kinlik po nyo yung parang pencil, okay? Dilito po itong window na to. Pwede nyo pong i-assign ng ibang image. Okay? Ito po yung mga provided na ni Microsoft. Okay? Pwede rin po kayo mag-upload. Okay? Just click upload, tapos i-browse na lang po siya. Pero for now, just use yung mga binigay ni Microsoft. Let's try this one. Tapos click nyo lang po yung ayan, update button. Okay? Click update. Saving changes. Ayan po, magbabago na po yung profile pic ng team na kinreate po ninyo. Sorry, magalaw. Ayan po, no? Magbabago po siya dun sa in-assign natin na image or picture. Okay? So this is our grade 10 teams. Yung nasa taas, yan po yung pangalan ng team. Yung nasa ilalim, general, yan po yung tinatawag natin na channel. Okay? Now, how do you add channel? Okay? To create or to add a new channel, click nyo lang po yung More option button. Ito yan, yung tatlong ellipsis button. 1, 2, 3. Yan. Okay? So, click nyo lang po yan, More options. Tapos makikita nyo po dyan, ayan, Manage team, Add channel, Add member, Leave the team, pag gusto nyo umalis sa team. Okay? You can edit the team. Get link to team. Kinunin nyo yung link, share nyo sa mga kaklase nyo, sa kakagroup ninyo, or teacher ninyo, para makapag-join sila. Okay? Or manage tag. Or, you can delete the team na kinreate nyo kung nagkamali po kayo sa pag-create. Click nyo lang po yung, yan, delete the team. Sorry po, no obo, hindi po yung COVID. Okay, click po natin yung manage team. Pakita ko muna bago tayo mag-add ng channel. Okay, so nandito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Okay, ayan po, dahil po ako yung nag-create, ayan, Glenn Jan Wong, ako po yung owner. Nakalagay po dyan, yan po yung role ko. Ako po yung owner ng team na to. So, pwede ko pong gawing member yung sarili ko. Yan po yung pagkakamali nung nag-chat sa akin last week. Nagawa po niyang member yung sarili niya. Naipasa niya po yung ownership sa co-teacher niya. Ngayon din niya po ma-edit or ma-manage yung team na kinreate niya. So, careful lang po tayo sa pag-assign ng ownership dun, or parang role. Sabi yun, role dun sa team na kinreate niyo. Now, by clicking member, by default, naka-hide po yan. How do you show your members? Click nyo po dito, ayan, oh, yung small arrow or yung mismong members and guests. Pagka-click nyo po nyan, masashow po yung mga estudyante or co-teacher na in-add nyo po doon. Okay? Tapos doon sa role, ayan, makita nyo po yung guest. So si guest, ala, wala po. Ala, no? Kapampang talaga. Guest po. Guest lang siya. Wala po siyang option to create. To assign as a member or as a owner of the team. Okay? So, dito sila Ma'am Jory, si Ma'am Dang, Ma'am Mofel, si Sir Jake. Ayan po. Pwede ko po silang gawing owner kung gusto ko po para ma-modify po nila yung account. Tapos, halimbawa, estudyante ko si Ma'am Dang, magbagulo siya, masiglaya, chat na yung chat or nanan pa mag-send na king sa ano natin sa group chat natin dito sa grade 10, pwede nyo po siyang i-mute. Ayan. Para hindi po siya makapag-send ng mga messages kumari. Okay? Kumari, estudyante ko po kayo ha. Kasi ma'am dang magulo yung kumari king chat group, pwede nyo po siyang i-mute. Hindi po siya makakapag-send ng kahit ano. Ayan. So, yan po yung managing the team. Now, let's go to click the ellipsis button again. We're going to do now is to add a channel. No, I'm going to show you how do you add channel with your team. So you click the ellipsis button here or the more options button, and then you're going to click add channel. Okay. When you do that, you will be prompted with a new window. Okay. In this window, makita niyo po, create a channel for grade 10 team. So we're going to add, halimbawa,
ano ba yung mga sections sa grade 10? Yung from Bonifacio, yan. Okay? Luna. Yeah, add ako ng Luna. So here, so si Bonifacio muna po, tapos standard, ay privacy, pwede nyo po siyang gawing standard, which is when, pagkapag standard po siya, accessible to everyone on the team. Makikita po siya lahat ng member ng team. So halimbawa, di ba grade 10 yung kinrate natin? So lahat ng estudyante ng grade 10, pwede po nyo i-add dyan. Okay, halimbawa, coordinator si Ma'am Ofel, di ba? In-add niya, nag-create siya ng team for grade 10. So buong level ng grade 10, in-add po niya lahat ng estudyante ng grade 10. Tapos i-divide niya po ngayon yun into per section. So halimbawa, dito muna kay Bonifacio. Kapag ka po yung channel na kinrate ninyo is standard, accessible to everyone po siya. Para siyang general, kungwari. So lahat ng grade 10 students, makikita po yan. Or makakapag-chat sila doon, makakapag-send ng message, makakapag-upload po sila ng files nila. So what we need to do, or what you're going to want to do is to click private para yung mga Bonifacio students lang yung pwede magkaroon ng collaboration or conversation doon sa channel na yon. So let's going to click private. Ayan po. When you do that, you can click next na. Okay? So yan, adding channel, sabi niya. Then you can add your students sa Bonifacio. Halimbawa, sa dyan, ko kumari si Sir Jake. Add ko siya. Sa Bonifacio siya kumari. Tapos add niya yan. Okay? So on and so forth. When you're done, adding the Bonifacio student, click done. And then, you can add. Ayan po, di ba? Na-add siya. Malalaman yung private siya, by the way. May makikita po kayong padlock na maliit dyan. Ayan po, nakita nyo. Sa tabi po ng Bonifacio na section. Okay? General, tapos Bonifacio. Explain ko po later yung general. So let's add another grade 10 section. More option, add channel, tapos Luna. Yan. Okay? Say, kungwari si Luna, nagawa ko siyang standard. Tapos estudyante ko dyan, kungwari si... Wait lang. Click add muna. Standard siya. Then, kungwari under Luna si... Hindi ko na-add. Sorry, wait lang. Manage channel. Na-create ko. Delete na muna natin. Excuse po. Sorry po ah. Oh, shucks. Na-delete ko yata lahat. Hindi, ayan. Grade 10 Bonifacio. So add po ko ng another channel. Luna. Okay. Ayan. Yun lang po ang downside ni Teams. Kapag na-create niya na ng una, ayaw na niya kung lagyan ng... Ayan na nakita po ninyo. Channel name is already taken. Okay. Kailangan niyo pong i-shutdown muna yung... Or i-close yung application. Pero parang hindi na po natin siya i-close para i-disregard niya. Lagyan na natin ng 10. Okay? Let's make it standard. Okay, yun pala. Sorry, yun yung pagkakamali ko kanina. Dahil standard siya, wala na siyang another window to add student. Kasi nga po, lahat ng estudyante na grade 10, member na siya automatic ng Luna na to. So let's make it private na lang din. Okay, next. Para ma-add ako, makapag-add ako ng estudyante. Ayan, nakita niyo po. Tapos kung maaari Luna si Ma'am Jory. Sorry. Click add. Ayan. Estudyante siya sa Luna. And then click done. Ayan. So dalawa na po yung section. Isa pa po. Any suggestion? Grade 10. Ma'am, dangan na yung grade 10 mo. Del Pilar, Aquino. Pilar, yun. Salamat po, Del Pilar. Ayan po. Let's make it private again. Click next. And then you put your students. So si Ma'am Opel. By the way, ang pwede nyo lang pong i-add dito sa group na to, sa mga channel, is yung in-add nyo lang na estudyante kanina upon creating the team. Okay? Di po nyo pwede. Alam ba,
gusto kong i-add si Ma'am Karen as my student, hindi ko siya na-create, na-add upon creating the Teams, hindi niyo po siya ma-add. O sa channel, okay? Ayan, so done. So yeah, we have Bonifacio Del Pilar and Luna. So this is our channel or private channel. So makikitaan lang po dito is yung mga estudyante na Bonifacio plus yung teacher po nila kung in-add nyo po yung teacher dyan. Tapos sa Del Pilar, yung mga estudyante lang po ng Del Pilar plus yung teacher ng Del Pilar or yung nag-create ng team. Okay? Hindi lang po yung coordinator pwede mag-create ito. Yung kayo rin po as teacher. Halimbawa si Ma'am Celeste, ICT. So lahat ng ina-handle niya ng ICT per section, pwede po niyang create ng channel. Tapos siya po yung owner. Siya po yung pwede mag-modify kung ano man po gawin niyang changes dyan. Okay? So halimbawa, sa general, dito sila pwede mag-collaborate lahat. Dito yung parang pinaka-public announcement for all grade 10. Kung grade 9 yan, for all grade 9. Kung senior high yan, for all grade senior high. So para siyang kumbaga ano Facebook group or Facebook page na lahat nakikita, lahat ng member do nakikita nila lahat yung messages dito. Dito kayo pwedeng mag-announce, 'di ba? Pang buong grade naman yung announcement. Edi dito niyo po siya ilalagay yung announcement. Kung halimbawa pang ang announcement is for Bonifacio only, i-click niyo po yung Bonifacio channel. Tapos doon po kayo mag-announce, halimbawa, attention. Meeting later. Kumukulog na. At 3 p.m. Kung sinend nyo po yan, nasa Bonifacio channel kayo, yung mga estudyante lang po ng Bonifacio ang makakakita ng messages kasi private nga po siya. Pero kung pang kalahatang grade 10 po siya, punta po kayo sa general, doon po kayo maglalagay ng announcement ninyo. Papa, okay? Halimbawa yan, no? Nag-send ako ng sticker sa general channel. Lahat po ng member ng Bonifacio, Del Pilar, doon na sudyante, na member, sudyante ng grade 10, makikita po nilang lahat yan. Okay? So, yun po yung pag-create ng channel. So, how about yung code pala yung sinabi ko kanina? Paano yung code? So, click po nyo yung more option, and then you click, sorry po ah, manage team. Okay? Now, under manage team, i-click nyo po yung settings. Okay? Under settings, dyan nyo po makikita yung team code. Ayan po siya. Ayan. Kapampangan. So, team code. When you click team code, ayan, makakita po kayo ng generate button. Okay? Kulay purple po siya with white text. Generate button. So you click that, and then, bibigyan po niya kayo ng code. Tapos copy niyo, click niyo lang po yung copy, automatic na sa clipboard na po yan. Yan po yung ipipaste niyo sa mga messaging app na kachat niyo yung mga sadyate niyo or sa text lang, bigay niyo yung code, tapos pupunta lang po sila sa Teams, tapos under dun sa create team, kiklik po nila yung join the team. Lalagay lang po nila yung code na to. Nakuha po. Bibigyan niyo po yung code na to, kakopyin niyo po by clicking the copy button, tapos send niyo po dun sa mga tao or member or students na gusto niyo maging sumali sa chat team na kinreate po ninyo. Okay? Saan, paano po yung gawin? Again, punta po kayo sa more options, dun sa grade 10 yan, merong more options button. Pagka-click niyo po niya yan, click manage team, tapos meron po mga tab dyan, member, channels, settings, analytics, and apps. Doon po tayo kay settings. Okay? So under settings, click nyo po yung team code. Ayan po. Under team code, pagka-click nyo po, lilitaw po ito. Okay? Di ba kanina may generate button? Ngayon wala ng generate button kasi na-click ko na po siya kanina. Okay? Or if you want to reset it, click reset. Ayan. Magbibigay po siya ng ibang code. Kung gusto nyo baguhin yung code, tapos copy nyo lang po. Okay? Po po. Okay, now let's go back on how do you converse with your students dito. So, ganun din po siya kanina sa chat, no? So, you can modify or parang lagyan ng formatting yung message nyo. Okay?
So, limbawa, for English, okay, check your emails for your assignment. Kanya kumari. So, sabi mo kanya, pwede niyo i-bold, italics, okay? Pwede niyo, basta explore niyo na lang po yung dito, yung paglagay ng bullets and number. Tapos, click niyo lang po yung send. Okay? Ganun din po sa mga channel. Same lang po yung process ng pag-send ng message. Same din lang din po yung process ng pag-send ng file. Click lang po yung file button, yung attach button, yan yung paper clip. Okay? So, pwede po kayo mag-share yung nasa Teams na. Anything na in-upload nyo po sa Teams, pwede nyo pong i-reshare by clicking this button or yung pinaka-recent or from OneDrive, yung nasa cloud nga po, or upload from your computer. So, click upload. Demo ko na rin po para makita nyo. And then, you just locate the file that you would like to share with your students. So, halimbawa, bigay ko tong AgriWebinar online certificate template. Okay? So, again, ayan po, mayroong green bar. Okay? Or baka sa inyo blue po yan. Or what, kung anong color po ng settings ng computer ninyo. Hintayin nyo lang po matapos yan. Pagka nag-full na po siya, pwede nyo na pong i-click yung send. So, hintayin lang po natin. Tensya na po, medyo mabagal po internet ko ngayon. Ayan. Almost, ayan, done na siya. Okay? So, kung nawala na yung green bar, just click send. Ayan. So, yung file, na-share ko na po dun sa channel na general. Okay? So, take note again, kung pang Bonifacio lang, do, click nyo yung Bonifacio. Kapang pang Del Pilar, click nyo pa yung Del Pilar para hindi po makita ng ibang estudyante. Lalo na kung para lang sa kanila yun, di ba? Huwag na natin ilagay sa general para hindi makita ng iba. Halimbawa, sa sermonan nyo, kumari yung Luna kasi magulo sila. O, dito nyo isa-send sa Luna para hindi makita ng ibang section para naman di sila mapahiya. Okay? So, ganun po yun. Okay? Ano pa? So, dito, sa taas, ayan po, mayroong files button. Di ba kanila post? So, magpo-post po tayo ng mga announcement files, mga assignment. Pag kinlik nyo po yung file tab sa taas, ayan, dyan nyo po makikita yung mga files na sinend nyo na po sa mga estudyante. Okay? Tapos, dito rin po kayo pwede mag-send ng new file. Click nyo lang po yung new button na yan po sa taas. Okay? Tapos, pwede po kayo mag-create ng new document, a new Excel worksheet na pwede po mag-collaborate yung mga estudyante nyo together with you. A new PowerPoint presentation or forms for Excel. Okay? Or pwede kayo mag-upload ng file. Click nyo yung upload button, files, or folder. Click nyo yung files. Tapos, locate nyo ganyan yung file na i-upload nyo, kung mara yan. Tapos, just click open. And again, mag-upload po siya. Okay? Dito yan po later dyan. Medyo matagal lang. Okay? Ayan po. Uploaded. Makita nyo, nagpo-prompt siya. Uploaded one item to general. Okay? Yun na po yung in-upload ko. Okay? So, explore nyo lang po yung iba dito. You have the option to download the file. Click nyo lang po yan. Tapos click nyo lang po yung download button. Mada-download po sa computer nyo yung file. Tapos you have the option to delete that. Okay? Ito po yun. Then next, we have class notebook. Okay? So, for class notebook, yan, loading. Tingin lang po natin. Yan. So, set up one note class notebook, sabi niya. So, itong class notebook na to, yan po yung one note na pinaka magiging notebook na ng mga estudyante natin. So, yan na rin po yung pwede maging portfolio ng mga estudyante natin. So, you're going to set up your notebook by clicking the setup button. So, click niyo po yan. Pwede po meron na kayo na-create na dati na nasa computer ninyo para i-share niyo na lang sa grade 10. Or, you can start with a blank notebook. So, you click blank.
Okay? Now here, ipoprop nyo kayo, here's what you will get in your grade 10 notebook. Okay? Or sa grade 9 notebook. Or sa senior high notebook. Or grade 7 notebook. Okay? So we have your collaboration space. Okay? So in here, sa collaboration space, team notes are stored here for everyone to see. Lahat makikita nila yung content ng collaboration space. Okay? Yung kumbaga sa page ng notebook, yung page 1, pang collaboration siya. Lahat ng sadyante, lahat ng teacher, okay? Or lahat ng member, pwede silang mag-collaborate doon sa page na yon. Okay? Sa content library naman, dito po kayo magbibigay ng handouts. Okay? Sa content library, okay? Teacher can edit the content, pero the student can only view the content. So dito niyo bibigay yung mga extra handouts niyo. Tapos hindi na dito kaya, dito pwedeng i-manipulate or i-modify ng sadyante para wala silang accidentally na madi-delete dun sa binigay niyo handout. Tapos teacher-only section, ayan, teacher can edit the content, tapos student cannot view the content. Kung ano man lagay niyo dun sa teacher-only section, kayo lang ang makakita niyo. So dito pwedeng lagay yung mga assessment nyo per student. Kung per, kalimbawa, department head kayo, si master teacher, i-assess nyo yung mga teachers na hinahandle niya, doon siya sa teacher-only section. Para yes, doon niya lalagay yung mga assessment niya per teacher. Okay? Tapos student notebook, okay, yan po yung workspace ng mga estudyante natin. Si teacher, kahit anumang ilagay ni estudyante doon, pwede niyang i-edit. Makikita niya lahat ng nilalagay ni estudyante doon sa student's notebook or doon sa student page. Okay? Tapos, si student can edit his or her own content and can view others' notebook. Hindi nila makikita yung notebook. Halimbawa, magkakaklase si Pedro, si Maria. Okay? Magkaklase sila. Pero sila may student notebook. Si Maria, hindi niya pwede makita yung notebook ni Juan. Si Juan naman, hindi niya makikita yung notebook ni Maria. Okay? Gets? Okay, so click natin yung next to create the notebook. So, ayan. Sabi ko yung handouts, students, class notes, homework. Let's click create again. Ayan. Getting your class notebook ready. Ayan lang po natin. O, ayan. Loading pa din. Ayan lang po natin lumito yung button dito sa taas. Ayan. So ito po yung in-explain ko sa inyo kanina. Student notebook, ayan. A private space shared between the teacher and each individual. Iso kayo na po magbasa nito. At your own time. So, dito po yung pwede nyo pong i-format yung mga tinatype po natin dyan sa notebook natin. So, pag-click po natin to, navigation pane button, ayan po, greater than arrow, so dyan po siya. Click po nyo yan, dito nyo po makikita yung laman ng notebook. Kumbaga sa, ano, yung filler ba tawag doon? Okay, or yung, tama ba, filler, yung binder. Yon, binder. Okay? Ayan po, meron siya mga section. Okay? So sa welcome, default po yan, magkakaroon ng ganyan talaga pagka-create. Sa collaboration space, i-click natin si collaboration. Kagaya nung in-explain ko kanina, ito po pwede mag-collaborate yung mga member ng channel or ng team. Okay? So pwede nyong gawin po is to add a page here. You can right-click this one. Ayan natin na para makita nyo. So, under collaboration space, pag kinlik po niya, magda-drop down po dito, to add a page or a new page, kung saan pwede mag-collaborate yung mga estudyante, is right-click and click new page. Okay? So, under new page, pwede niyo pong bigyan ng title yan. Halimbawa, ano ba tawag doon? Kumari, lesson 1. Kumari, lagay niyo dyan. Pwede silang mag-collaborate. Ano po ang tag dyan? Type. Type mo lang dyan. Ano man yung mga tags nyo ilagay. So, dyan sila pwede mag-collaborate. When you say collaborate, lahat pwedeng i-edit dyan. Lahat pwedeng makita yan. Okay? Sa content library, dito nyo po
i-upload yung mga handout ninyo. Okay? So, same process, pagka-click ng content library, dun sa tab niya, right-click, tapos new page. Okay? Tapos halimbawa, yun nga, handout for lesson 1. Kumari, aralin panlipunan. Topics about national heroes. Kumari lang po to. So, yun yung magiging content. So, pwede dito po pwede mag-collaborate. So, dito, pwede nyo pong i-modify. Ayan. Pwede pong lakihan yung font size kung maliit para sa inyo. Tapos, yung font style. Okay? Pwede rin po kayong, ito nga, naghahang po ng content. Ayan. Arial block. Okay? Pwede rin po kayo mag-insert dito ng table. Ayan. So, alimbawa, ayan, 3x2 na table. May insert po siya dyan. Okay? Tapos, pwede po kayo mag-insert ng file. Kagaya kanina, insert attachment. Halimbawa, nasa computer niya siya. Click choose file. I hope nakakasunod po lahat. Tapos, halimbawa po is PDF po yung handout nyo. So, kumari, ito kumari yan, yung memo na 60-70, train the trainers. Click nyo lang po open, kumari yan yung handout. Pagka kaklik nyo po, click insert. Ayan, maglo-load po siya dito sa ginawa po natin na collab. Ayan. Sa ginawa po natin na content library. Okay? Tapos you can also here insert picture. Kayo na po mag-explore dito. You can insert emoji. You can insert sticker. You can insert mga mathematical equation dito, no? Mga symbol, mathematical symbols, ayan po. Or mga equations, formula, I mean. Okay? So, dito po yan. Ayan po yung PDF. So, pwede po yung i-open ng mga estudyante, makikita po na. Pwede rin po kayo maglagay ng link. Okay? So, halimbawa, patay ng isang link, ah. Patay sa YouTube, kung wari. Wala tayo ng isa pong lesson. Okay, so halimbawa itong video na to gusto niyong i-watch ng mga estudyante ninyo. Click niyo po siya, just copy the link, right click, copy. Okay, then you go to your Teams. Okay? Lagay niyo po doon sa address yung URL. Okay? Tapos type niyo title, Serizal. Okay? Tapos click niyo lang po yung insert. Loading po yan. Later on, mag-show po yung video dyan. Okay? Kung hindi man, pag kinlik po yung estudyante, automatic po, mapupunta po siya doon sa video or doon sa link para mapanood po yung estudyante. So that is yung function po ng link button. Okay? Tapos here you can also draw. Okay? Paano mag-draw? Click nyo lang. Ano pencil? Anong color? Blue. Okay? Pwede kayong mag-scribble dyan. Okay? Halimbawa, kumari merong picture dyan. Heart kumari. Parts of the heart. Okay. Dito, aorta. Kaya nyo kumari. O, pwede kayong mag-collaborate. Bigyan nyo sa sadyante. Sasagutin po nila yan. Halimbawa, may picture ng heart dyan. Okay? So, ganun po siya. Pwede po kayong mag-draw. Okay? So, kayo na pong bahala mag-browse dyan. Limited po kasi time na. Tapos, sa teacher only, kagaya ng sabi ko kanina, if you click that, ayan. So, get my question po dun sa chat box. Ah, yes, ma'am. Ano po yung question? Sir Glenn, paano po makita yung code kapag mobile app ang gamit? Maliki akit. Salamat. Ah, sige po. Pakita ko po later. Tapusin ko lang muna po itong sa notebook natin. Okay? So, teacher only. So, right-click, new page. Ganun din po sa process sa taas. Tapos sa estudyante, ayan po, di ba estudyante ko sila, Ma'am Jewelry, kung wari, si Ma'am Sir Jake, si Ma'am Opel. Ayan po yung makikita nila notebook. Automatic po, basta po member po siya ng channel,
automatic po meron akong name or parang filler page para dun sa estudyante. Ayan po, nandiyan po yung pangalan niyo. Nakita niyo, hindi ko na inisa-isa. Lahat po ng member ng grade 10, makikita po nila dito. Kung sectional lang siya, halimbawa, ang generate niyong team na buo na to is hindi grade 10, Bonifacio siya. Lahat ng estudyante sa Bonifacio na team na kinrate ninyo, kasi hindi na po to pang grade 10, pang Bonifacio lang. Lahat po ng estudyante ng Bonifacio, makikita po nila yung, ay makikita, magkakaroon po sila ng space dito. Tapos din nyo na po yung isa-isahin na i-create na type yung pangalan, tapos lalagyan ng sariling filler. Automatic po yan. Halimbawa si Ma'am Jory, estudyante ko, di ba? Meron siyang space for her homework, mga extra handouts na bibigay niya sa kanya, pwede kayo mag-assign for extra work sa kanya. Halimbawa, fast learning siya. Kailangan, di ba, mga fast learner, dapat continuous learning sila para hindi sila mainip. Bigyan niya ng extra handouts. Ayan. Dito niyo rin pwedeng makita yung mga quizzes na binigay niyo sa kanya kapag nasagutan na niya. Tapos yung mga class notes niya, yung mga lectures niya, makikita niyo po dyan kapag nagla-lecture siya. Yan po pwede magsulat sa estudyante. And again, si John Jory na estudyante po ninyo, hindi po makikita ni Mayra Luz Valdez na estudyante nyo, kumari, yung laman ng kay John Jory. Okay? Or ni Ma'am John Jory, Sir Jake. Okay, kung kumari estudyante ko sila again po na. Okay? O si Ma'am Ophel, si Ophelia kumari na estudyante ko, hindi niya makikita yung notebook ni Mayra Luz Valdez or ni John Jory or ni Roselda Bernardo. Kuha po. So automatic po magkakaroon ng space diyan na po. Tapos diyan na po kayo nag-check. Wala lang pong papel-papel. Tapos kapag ka ini-edit niyo po yung mga nilagay ng estudyante diyan, automatic makikita po niya. Tapos pwede kayo mag-scribble diyan, mag-draw kung meron kayong mga gusto sabihin na extra reminder sa estudyante or pwede niyo i-type lang yung mga extra reminder na bibigay niyo po sa estudyante. So this is team, okay? Sa assignment, okay? Assignment tab sa taas, ay I mean, that's class notebook. Sa assignment tab, dito po kayo pwede mag-assign or may bigay ng assignment. So click nyo lang yung assignment, tapos click get started. Okay? As you will see a create button. So just click create. Tapos mayroong from existing, pwede kayo mag-create ng new quiz or new assignment. So for this time, let's just assign an assignment. Pagka-click po nyo niyan, ayan po, this is the assignment. So, anong title ng assignment? Halimbawa, the life and works of Jose Rizal, kumare. Ayan. Yun po yung title ng assignment. Instruction. Sabihin nyo, research. Like for the given topic. Kumari. So example lang po ito ha. But you can add resources if you want. Yan. Pwede nyo po lagay sa points kung ilang points siya. Let's say for example, 50 points siya. Let's make it 100. Kumari. Yan. But you can add rubric. Okay. Pag kinag nyo po yung add rubric, ayan po, you can upload kung meron na po existing or new rubric. Okay, pag kinik po nyo yung new rubric button, ito po siya. Ayan. So, pwede po kayo mag-create ng sarili nyong rubric para doon sa paano i-grade yung ginawa ni estudyante. Okay? So, cancel ko na muna po yun. Explore nyo na lang po. Tapos, you're going to assign it sa anong team or anong klase, anong team. Tapos, kung all students nakalagay dyan, lahat ng estudyante ng grade 10, marireceive po nila yung assignment na yan. Kung halimbawa, handle nyo lahat ng grade 10, marireceive nyo. Or kung for specific student lang po siya, click nyo po itong button na to. Ayan. I-click nyo po yung button na to. Pag-click po nyo yan, pipiliin nyo lang po yung mga estudyante na bibigyan nyo ng assignment. Okay? Ayan. Kita niyo po. Pag kiniklik niyo, 2 students lang binigyan kung maaari yung assignment. Tapos, kailan yung due date? Si Judith. Ayan. Due date. Kung maaari ang due date ng assignment is sa Friday. Pagbigyan natin ng maraming time sa estudyante.
sa next week, Monday. Ayan. Anong oras niyo yung deadline? Click niyo po yung time. Kasi halimbawa hanggang 9 p.m. ng gabi. Kasi mabait tayong teacher. Okay, hanggang 9 p.m. ng gabi ng next Monday. Click. Tapos click niyo lang po yung assign. So automatic, yung mga estudyante na binigyan nyo ng assignment, makaka-receive sila ng notification na kailang binigyan sila ng assignment. Or kung quiz man yan, quiz po yung makikita nyo. Okay? For the grades, okay? Once na nag-create kayo ng mga assignment, mga quizzes, pag nag-grade po kayo, mapupunta po sila dito. For now, dahil wala pa po akong binigyan ng grade, hindi ko po yan mapapakita muna sa inyo. Okay? Tapos, from within the team, halimbawa, nasa general tayo, okay, from within the team, pwede nyo na pong i-meet yung mga estudyante. So, pag kinlik ko po yung meet, ayan po siya. Halimbawa, yung title. Tapos, click nyo lang meet now. Okay? So, ayan. Kung maaari, i-meet ko sila, mga estudyante ko. So, pwede na kami magkaroon ng conversation dito. Pwede ka mag-discuss. Okay? So, from here, pwede niya pong palitan yung background. Halimbawa, makalat sa likod ko ngayon. Eh, di ba? Gusto niyo magmukhang malinis. Parang di-distracted yung mga estudyante. So, pwede kayong pumili ng mga background. Pwede rin po kayong mag-upload. Okay? So, let's pick-pili muna here. Halimbawa, gusto ko itong classroom. So, pagka-click nyo, maglo-load po yan. Yan, just click apply. Yan po, ang nakikita po natin kapag nag-attend tayo ng webinar, di ba, sa Bival, iba yung background nila. Yung nga lang, medyo blurred ako ngayon. Kasi po, against the light ako. Yan, di ba, tatakpan ko. May liwanag, di ba. Okay, so yan po, pwede baguhin yung background. Off ko na muna po yung camera ko. Yan. Tapos, pwede po nyong i-mute. Yan yung option. Mute yung camera ninyo. Share tray. Dito po kayo pwede mag-share ng ba, magpipresent kayo sa sadyante ninyo. Tapos, kung meron kayong PowerPoint, halimbawa, ito na lang. Pagka-click po nyo ng PowerPoint, automatic, maglo-load po dyan yan. Okay? Medyo matagal lang. Sa computer ko po kasi, loaded na. Pero kung maganda po yung computer nyo, hindi po siya ganyang kabagal. Tsaka internet, syempre. Loading. Ayan, di ba? So, pwede na kayo mag-discuss remote learning channel. Okay? When you're done, pwede nyo click nyo lang po yan. Or halimbawa, ay, demo ko na po yung ano. Paano bigyan ng access yung participant? Ma'am Dang, nandyan ka? Hello? Ma'am yes, Dang. Sir Glenn. Ma'am, bigyan kita ng ano na control. Okay po. Okay, so yung mga estudyante ninyo or member na nandun na ka-meeting ninyo, pwede nyo po silang bigyan ng control dun sa file para makapag-collaborate kayo. So, very maganda po ito, lalo like sa IBCRM, parang din na po kayo magpunta ng school para mag-edit ng file. Pwede nyo pong sa Microsoft Teams na lang, tapos give control sa taas. Pag ninyo-hover nyo po yung cursor nyo sa taas, meron pong lilitaw ng menu. Pwede nyo po lagay yung cursor. Pag kaklik nyo, give control. Click nyo po yan. Okay? Naya ako. Loading. Ay, hindi kasi naka-present pala ako. Sorry, ha. Wait lang. I-drop pa naman. Punta tayo kay... Para mas mapakita ko po ng maayos. Ma'am Dang, tawagan kita, no? Sige, sir. Example, patience is the key.
nga lang natin. Ayun pala. Click nyo po yan. Tapos, email nyo siya. Wait lang po ah. Sige ba? Ah, kanina yung palang mag-work kasi hindi po in-open ng mga estudyante ko. Okay? So, kanyo call, pagka yung no, personal calling, merong video sa baba. Kasi naka-open yung video. Ngayon, ba mag-share po ako ng file kay Ma'am Dang. Okay? Diba itong Excel file ko po, calendar. Ayan. So, dito, baba ako edit ako dyan. Si Ma'am Dam, pwede ko siyang bigyan ng access ngayon. So, paano gawin yun? On the middle part, doon sa may camera ng laptop ninyo, click nyo lang po yung give control. Pagka-click nyo po, lahat ng committee nyo, nakalistan yung pangalan. So, at this moment, si Ma'am Dam lang po yung committee ko. So, nandun po yung pangalan niya. So, give control, then click yung name ng committee ko ninyo or sadyante ninyo. Okay? Tapos yan po, automatic si Ma'am Dam, pwede na po niyang i-access yung naka-open ko na file. Ma'am Dam, can you edit sa isang part? In-accept ko na ba siya? Yes. Ayan, ikita ko na yung cursor mo. Yan, yung gumagala po na mouse okay si Ma'am Dam. Yes, ma'am. Sige, kung kari maglagay ka ng schedule, ma'am, sa calendar natin. Pero background default. Double click. Hindi sir, ang na-apply ko, ang na-click ko ay yung ano, background effect. Ah, sige. Pero nakita mo may Excel, ma'am? Saan sir? Yung Excel, nakikita mo? Hindi, ang nakikita ko ngayon sir, yung ano, calendar. Ah, click mo ma'am yung sa baba, yung meeting. Yung, nakita mo yung camera mo? Yung mukha mo, nakita mo. Wala siya, sir. Calendar lang yung nakalabas. Calendar. Wait matanda lang, ha? Matanda, sir. Hindi, ma'am. Okay. Sige. Lahat naman ng window kayo. Minimize mo na muna lahat, ma'am. Tapos click mo yung Excel sa baba. Wala akong makita ang Excel, sir. Hindi siya lumalabas po. Ah, wait. Sige. Naka-full screen ako kasi yata, sir. Ako muna. Sorry guys ha, wait lang po. Ang ya. Sa mga call ng dam, wala kita ulit. Okay po. Nag-hang siya eh. Sorry po ha. Mabalik ako siya. Mukal kita ulit. Ayan. So gawin po ninyo, share. Tapos yung desktop. Ang dahil nakita mo na. Okay. Sige, click mo yung Excel ma'am para makita mo. Tapos edit ka ma'am kahit saan dyan. Nag-click ako, sir, ng request for, ano, sharing kanina. Waiting ayun, allow. Yun. I-click niyo po yung allow pag nag-request siya. Yan. Sige, Ma'am Dang. Parang wala pa akong access sa screen, sir. Meron na, ma'am. Tumagalaw na yung cursor mo. Yan. Click mo kumari sa Saturday, 15.
Parang ayaw. Hindi, ma'am. Ikaw na yung nag-manipulate. So, si Ma'am Dangfei, nag-rotayo niya ng computer ko. Nakita niyo po yung post niya. Okay, baka po dahil sa internet, kaya ganyan. Oh, ma. Sorry pa. Mabagal siguro, sir. Hindi ko okay. Maklik dito yung ano yung Excel. Eto ma'am, nakita ko, kiniklik mo na siya. Kina-try ko nga i-click yung hide niya, sir. Ayan, ma'am, sige nga, kumari mag-type ka dun sa Saturday. Nakikita mo? Ang nakalabas pa, ang nasa screen ko, sir, yung ano, board ba to? Sa YouTube. Yung video. Ayan, delayed po. Sorry, ah, dahil sa internet. Delayed siya, delayed. Actually, sir, tinatry ko i-click yung ano nyo. Yung sa stop sharing, ina-hide ko para hindi ka nagugulo sa screen mo. Pero hindi ko siya maklik. Ah, ma'am, hindi mo yun makiklik. Yun. Wala pa din sa Excel? Wala pa, sir. Hello? Hindi kaya po dahil sa maraming naka-open. Hindi naman lang. Kasi sa Zoom po, dahil one-on-one na lang kami, mas mabilis ko. Siguro dahil, kasi nasa meeting din tayo sa Google eh. So sorry po, so ganun na lang siya. Hanggang drop mo na net. Yes, sir. Bye-bye. Bye po. So ganun po siya, actually, depende rin po sa internet. So pwede po niyong give control yung ka-meeting niyo dun sa file. So, sorry for now, medyo mabagal po. Pasensya na po. Pero yun po, like yung mga master teacher po natin, okay, pwede pong mag-edit si teacher ni rating ninyo kapag mag-encode siya dun sa IPCRF. Na po? Okay. Siguro po sir, may question po. Yes, ma'am. From Ma'am Christine Corpus. Sir Wong, di ba yung account ko sa Microsoft Teams is naka-sign in lang ako as guest? Kasi di ako makapasok doon sa account na ang gamit ay DepEd account kasi need for reset ako. Di ba ako pwede mag-create nito ng sarili kong Teams? Where ako pupunta, Tol? Thanks, Tol. Ayun. Yun, ma'am, Tol. Hindi ka pwedeng mag-create ng Teams kasi ma'am, guest account lang yung gamit mo. Ang pwede lang mag-create ng channel sa mga Teams si yung meron lang talagang 365 account. So, masasuggest ko lang ma'am is wait na lang po natin yung account natin na mapadala po yung password for reset. Yun lang po. Okay. So, to continue, tapusin ko na to. Yun nga po, no? Yun si Teams. So, sa assignment, bilisan ko na po, sorry. Sa assignment, dito yung mamamonitor yung mga assignment na in-assign nyo. So halimbawa, nag-assign nyo ako kay Media and Information Literacy na klase ko. Pag-click ko po dyan, tapos next. So dito ko po malalaman, ayan, nagbigay ako ng quiz 2.1. Kung may nagsagot na, as of now, 0 kasi sample lang po to. Meron akong 6 student doon. So malalaman ko po kung ilan na yung nag-submit, okay, tsaka ilan pa yung hindi. So, malalaman ko po dyan. So, dito nyo po mamamonitor kung nag-aaral ba talaga yung mga estudyante, ginagawa nila yung mga task na binibigay nyo. Dito rin po kayo pwedeng magbigay ulit ng new assignment by clicking the create button. Okay? For calendar naman po, ayan, kagaya na nabanggit ko kanina, dito po tayo pwedeng mag-set ng meeting. So, for halimbawa, for example, tomorrow, ay sa Thursday, may meeting, no? Okay, tayo ng meeting. Meeting with SHS. Faculty kung mare. Yan po. Add required attendee. So, add nyo po dito yung mga kailangan na nandun. So, halimbawa, si Ma'am Karen, si Ma'am Christine. So, isa-isa nyo nga lang po sila. Okay, si Ma'am Sharon. Marami siya tao. Okay, si Ma'am Camille. Ayan, doon sa
Okay, si Ma'am Det, kumare, Ma'am Det, sama kita. Si Ma'am Det, yun, Aphrodite is the principal two. Yan, tama. Okay, kumare si Sir Romero Hipolito. Yan, marami Hipolito. Okay, so yun yung mga required attendees ko. So August 20, nakaset na po. Anong oras pwede niyo pong baguhin dito? So alimbawa, 1:30 p.m. hanggang 4 p.m. kung mare. Okay? Pwede niyo po isa dyan kung gusto niyo everyday nagre-repeat po yung sa calendar para hindi kayo create ng create. This is very useful kung alimbawa sa klase na siya. Diba, nag-create kayo ng time free, ng class schedule. So every 7:30 to 8:30 kung mare, minimit niyo everyday yung estudyante niyo. Gawin niyo, repeat niyo na lang daily. Kung weekly siya, every Monday kung mare, weekly, tapos kung anong date na kaset or monthly, yearly, no? So para magre-repeat siya, para hindi kayo create ng create. Okay? Tapos to add channel, kung halimbawa, mimitin nyo lahat ng grade 12 yums, kung wala, yan, kiklik ko lang yan. Or ito. Ito na lang pala, senior high faculty. Click nyo lang po yan. General. Ayan. So lahat po ng member ng team na to, automatic kasama na po dun sa meeting. Okay? Kung gusto mo kumari yung klase ko. Tapos pwede kayo mag-add ng description. Tapos click nyo lang po yung send. Automatic, makaka-receive po sila ng notification sa teams nila na meron po tayong meeting na sinet ng August 20, Thursday. Okay? Ito po siya. 1:30 p.m. to 4 p.m. na sinet ko. Marireceive po nila yan. Or kung gusto ko na sila, gusto nyo nang i-meet, mag-meet now, click nyo lang po yung meet now, tapos add nyo lang yung mga tao. Okay? To create a new meeting, click lang po yung meeting. So this is calendar. Okay? Dito po tayo nagsiset ng mga meeting or klase natin or schedules. Okay? For calls naman po, parang sa cellphone lang po yan, lahat ng contacts nyo na nandyan. Okay? Lahat ng contacts na nandyan, pwede nyo po silang tawagan or send ng message, send ng file. So how do you add a new contact? Kiklik nyo lang po yung contact sa taas. Okay? So for now, hindi ko alam sino pa hindi ko na-add. So halos nandito naman po yata na CAT teacher. So click nyo lang po yung add. Tapos i-search nyo lang po yung pangalan nung i-add niyo or yung name niya. Kung alam niyo po siya. Okay, cancel ko na lang po. So yun po yun. So halimbawa, kukul ko si Sir Al. Click nyo lang po yan. Tapos dilito po itong maliit na window. Kita nyo po pagka-tap ko ng name niya. Merong information. Okay. Teacher 2, Region 3. Yan po information. 3960. Nandiyan po yung school ID niya. Yan po yung email niya. So pwede ko po siyang i-chat. Click ko lang yung chat. Pwede ko po siyang i-message. Ayan po. Pwede ko siyang i-video call or voice call lang po. Pag-click ko po yun. Okay. So yun po yan sa calls natin. Sa files, kagaya na nabanggit ko kanina, lahat po ng files na in-upload nyo, dito po na pupunta. Okay? So that is our teams. Okay? Tapos yung question po ni Rose ko na to, ha? Yung question po kanina ni Ma'am Chen, hinapin natin dito. Ha? Actually, di pa po siya na-try sa cellphone. Don't save. Ayan, mirroring. Naka-air server po kanya. Baka magtanong niyo po paano po tagawin. I-install niyo lang po yung air server. Kaso po, trial lang po yun sa akin. Wala po akong pambayad kasi. Ayan. So, click lang po yung Teams. Okay. So, hanapin natin yung sa code. Ayan. Teams. Okay. Click niyo po sa taas. Ayan po, oh. Ma'am Chen. Nandiyan ka? Yes, sir. Yes, po. Ito, join a team with the code. So, kiklik mo, ma'am, yung teams na sa ilalim, yung tab. And then, pagka-click mo sa taas, may makikita ka na mga tao na icon, may plus sign. Click mo yun, ma'am. Then, magkakaroon ng menu sa ilalim. Nakalagay dyan is, sabi ka muna dyan, ha? Nakalagay dyan is create a team. Ayan. You can browse the name of the team. And you can also join a team by clicking the join a team with a code. Yun yung tanong mo na, ma'am. Sir Glenn, yung kung paano makita yung mag-generate ng code. Nakagawa na ako ng Teams yung generation of code.
para i-discuss sa cellphone, ma'am? Oo, di siya pwede. Click natin, ha? So, dito, sa more option, tapos click mo yung yan. So, hanapin natin. Char. Hindi ko pa ginawa yung dito, eh. Makikita rin natin. So, manage channels. Yan, general. So, click mo yung more. Actually, wala siya dyan. Baka limitation yun ng cellphone. Baka nga nun. Kanina ko pa siya hinahanap, di ko siya makita. Edit pero team. Sa desktop, nakita ko siya. So, tingin ko yun po yung limitation ni application. Hindi ka pwede mag-generate ng code. Eh, pero pag may nakita ko po yung sagot, i-send ko sa po sa GC natin. Pero tingin ko limitation po siya ni application ng cellphone. Sige po, Tol. Salamat. Welcome, ma'am. Okay. So, close ko na po to. Now, let's go with Microsoft Forms. Mabutal tayo ng alas 4, no? Tagal ko mag-discuss. Okay. So, nag-login po kayo dun sa office.com, di po ba? Tapos, pagka-login po ninyo, kung na-open po yung computer nyo, ito po yung meron kayong output. Sorry po.